Ito po mga ka-farmer, ang aking itinanim na lakatan. At nag-uumpisa na po siyang mamunga. Isang magandang umaga mga ka-farmers. Andito po ko sa aking saging at nakakatuwa po at sila po ay nag-uumpisa na sila ay ang tawag po dito sa aming probinsya ay magkaroon ng buwig o bunga ang aming tinanim na saging na lakatan. At ito pong aming lakatang ito ay ito po ang lahi nito ay galing Davao pa. At ito po at napakaganda po ng buwig. Abot na abot ko po ang puso ng aking saging. At napakalalaki po ng buwig niya at napakaganda ng klase ng kanyang bunga. At ito po ang pamamaraan ko po sa pagpapaganda ng aming saging ay napakarami pong proseso. At ang una po ay tinutulungan po ng pang-abuno na commercial at yung mga compost. At isa po ay yung pag-aalis po ng ating suwe. At ito po, ang ating pong suwing ito ay kinakailangan po ay magtira po tayo ng dalawa. Isa po yung sinasabing sucker at isang follower. Dalawa po. Pag po naging tatlo, alisin na muna natin ang isa para hindi po maagawan itong ating mother sucker. At pag po dumami ang suwe, ay hindi po tayo makakapagpaganda ng gartong klaseng bunga ng ating saging. Kaya po yun ang aming ginagawang proseso para makapagpaganda ng ating saging. At gato po. At ito po ay binabalutan pa namin ang aking saging at ito po at ito po kinakailangan natin ay kinakailangan po natin ay yung malinis para po ang ating saging ay maging maganda ang ating dadalhin sa ating merkado. At ito po ay kinakailangang alisin para po siya ay hindi maging yung maging dumi sa atin pong tawag po ay gaman ng saging. Yan po, isa-isa pong inaalis ito. Yan po, yan. Isa po ito. At napakaganda para maganda po. At isa pong katulungan nito ay madali po siyang tumaba at madali po natin ding yan. Dadala sa merkado. Yan po. Napakalaki po ng buwig. Tagal-tagal din bago maalis po itong ating yung bulaklak. Ito po ang tinatawag ay bulaklak ng saging. Ito pong inaalis kong ito. Kinakailangan po bago natin alisin ito pong bulaklak ng saging pag po ito ay ganito na yung medyo black na po para po ang dakta niya ay wala na. Kapag po yung maputi pa hindi po dapat pang alisin. Yan po para ito po mga ka-farmers. Ito po ay inaalis ko na muna ito isang piling na ito. Ito po ang tawag ay puwet.
lalaki na puno po. Atin po ay sayang at mapapakinabangan po. Kaya lang po namin inaalis ay para po siya ay maging maganda, ang maging quality. Kung dalhin natin sa merkado ay matuwa po yung mga buyer. Pinitiran po ng dalawa. Ito po mga farmers, ay kapag po garto na ang puso na mahahaba na, ay pwede na po nating alisin. At ito po dito ay atin pong putulin po kayo. At ito po mga kaparmer, ay nilalagyan ko po ito ng ribbon bilang tanda na kapag pumatak po, pagkalis po ng puso at pagkabalot, ay pagpatak po ng 90 days, kahit hindi po natin bisitahin, ay ito po ay pwede nang tibain at dalhin sa merkado. At quality na po yan. Ay pa, kukuha po ako ng perso po. Ito po mga kaparmers. At ito po ay nilalagyan pa namin ng supot. At ito po ay ina-spray pa rin po namin. Ay kailangan po ay hindi namin magpakita. Wala pong tips ng gamot. Hindi. Kaya kailangan po ina-spray pa po yung mga insekto ay mamatay. Yan po. Putang pong gaya. Na kailangan po masyadong mahigpit at masasakal po itong walang ating saging po. Ito po, patak po ng 90 days. Buhat po ngayon ay ito po ipwede na natin dali sa merkado. Mga kaparmer, at ito po, isa pa uling buwig. At atin uli pong susuputan. Yun po uli ang proseso. Tatanggalin po ang puso, alisin po yung bulaklak na saging kapag black na, at yun po ang para wala po siyang dakta. At dito po, ito po ulit, ito pong hagdang ito, ito pong tawag dito sa amin ay hagdan para po siyang akayatan. Ito, dapat alisin. Alisin po ito. Kung ang edad po ng aming saging na ito ay 11 months, wala pa po itong 1 year, ay umuutay na po na sila ay mamunga. Kaya po dapat alagaan natin ang ating sinanim na halaman. Po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po, ating thank you.
Farmers, may isa na po uling babago pong natungo ang ating buwig ng ating saging. At yan po. At nag-uutay na po silang bumunga ang tinanim na saging. Ito po ang lakatan. Ito po mga ka-farmers, ang laki po ng kanyang bunga o buwig. Ito po. Po mga farmers ulit, at pwede na po natin ito ding balutan, at siya po ay kung sakuan po tampos na po ang puso ng ating saging. Mga ka-farmers, at ito po ang isang proseso kapag ka nabalutan at nilagyan po ribbon para pagpatak po na 90 days yan po ay pwede nang anihin. At ito pong kawayang itong dalawa ay ginagawa po namin ay yung tinutukuran para po protekta kung sakali pong magkaroon ng kaunting hangin. At saka yung pagbigat po ng buwig ay siya po ay may suporta. Kaya po kami nagtutukod. Ito po mga ka-farmer, ang aking itinanim na lakatan. At nag-uumpisa na po siyang mamunga. Ito po mga ka-farmers, ang saging, sagingan, na ito po ang lakatan. At may isa na po uling bunga. Ayan po, ang laki. Ang laki po ng bungang ito. So po mga ka-farmers, pagka ganito po ang itsura ng ating buwig ng ating lakatan, hindi po pa o inaalsa ng bulaklak dahil po siya ay medyo ma-brown pa. Pag po siya ay black na, saka po natin alsa ng bulaklak o flower at bago po siya ay suputan at bago po isprehan. Yan. Yan po. Shout out muna po tayo kay Michael Lena, at matagal na po siyang nagpapa-shout out.
At doon po sa ibang mga vlogger ay sinashout out ko na rin po. Mga ka-farmer, sana po magustuhan nyo ang video kong ito. At ako po ay muling nagpapasalamat sa lahat po na sumusuporta sa aking mga video o vlog. Ay nagpapasalamat ako ng buong puso sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyo.